Hi guys, good day! It's me, Bea, and welcome again to my channel. Nakaranas nga at nakatikim na ng unang pagkatalo ang Kremlin Gold Smashers kontra sa F2 Logistics Cargo Movers kahapon. Alam naman natin na masakit ito sa Team CCS. Ganun pa man, pasok na sila sa semifinals. Masasabi kong masakit ito sa Kremlin Gold Smashers dahil alam na lahat na inaabangan ang game nila. At talagang papatunayan nila na undefeated pa rin sila, ngunit minalas po ang Kremlin. Dahil nakita naman po natin na mas po talaga ang lakas ng dalawang team na ito. At paunahan talaga sila kung sino talaga ang lalamang sa every set at maipapanalo ang mga set. Tinalo man ang undefeated ngayong conference na ito na Kremlin Gold Smashers, ngunit alam naman natin na babawi ito. At sadyang malakas talaga na ngayon ang F2 Logistics dahil sa pagbalik nito sa kanilang posisyon at kumpleto po ang lineup nila ngayon. Kung ating mapapansin ay bantay sarado talaga ng F2 ang mga wing spikers ng Kremlin Gold Smashers. At hindi rin maganda ngayon ang depensa ng liberong sa Atienza. Hindi rin natin nakita sa Kremlin Gold Smashers ang pagbibigay ng madami sa kanyang middle blocker, lalo na kay Z Domingo. Kaya kung kayo ang tatanungin, makabawi kaya o makapasok sa semifinals ang F2 Logistics at makabawi ang Kremlin Gold Smashers sa kanila? I-comment na yan. Ganun pa man ay kahit talo po ang Kremlin Gold Smashers at itong si Alyza Valdez ay nagpa-picture pa sa kanyang dating ka-teammate sa national team. At makikita mo talaga sa picture na talagang napaka-close ng dalawang ito. At hindi lang yan, kahit po kay Lensei Stalser ay nagpa-picture din ang ating penom na si Miss Alyza Valdez. Nakikita lamang po na talagang malaki ang respeto ni Miss Alyza sa kanyang kapwa players. Kaya guys, mas marami pang aabangan natin sa mga susunod na araw. Dahil sa kanilang mga laro na magaganap ay magbabago pa rin ang standing. Kaya ano masasabi nyo guys? Don't forget to like, comment, and subscribe for more updates. Maraming salamat!